Guys, welcome dito sa The Sun Tarong Reading Nito 4 Collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy. At this time, hindi ko pa nasabi ko. Okay, Chariot and the Page of Cups. You're driven, you're determined, and yun na nga, buo yung loob mo, persigido ka. And nandun yung focus mo, to strike, to offer, kung ano yung gusto mo i-offer, to make your person feel na you have feelings for him or her, yung ganyan. You're taking a risk here. More information, you want to take a risk or you're taking a risk na talaga. More information sa'yo. Seven of Swords and Wheel of Fortune. Okay. Hindi ka umiiwas na. Hindi ka na nagtatago. Hindi mo na hinahide yung feelings mo. Hindi ka na nakipag-hide and seek. Hindi ka na nagtatago-tago. So kung ano yung feelings mo, you want to show it to your person kahit na hindi pa pala rin. Yung ganyan. May nalaman ka na you need to appear, kumbaga, no? Na kailangan mo lumabas, no? And to face kung ano yung ayaw mong harpin. Yung ganon. Ano pang energy mo ngayon? Try to hide it. Try not to show it. It's crazy. How could it be? I'm falling for you. Three of Cups. Ano ba yun? Upright ba yan? Kasi parang in reverse kanina. Hindi. In reverse talaga siya, guys. More information. Three of Cups. Para bang, you're not celebrating right now, no? Maybe hindi ka ganun ka friendly right now. Parang hindi ganun kadali makipagkaibigan sa iyo, makipag-usap, yung ganyan, no? With this card na parang there's a gap between the two of your person. That's why you're taking a risk here. So more information sa'yo. Oh, you're in love with the Two of Pentacles. Also, you choose to be with your person. Ang makasama mo siya, to be intimate with your person, to feel yung yung makapiling mo siya, yung maging isa kayo, yung ganyan, ma-unite kayo. And maparamdam nyo sa isa't isa ang pagmamahalan nyo, maparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, na gusto mo siya makasama, at yung maging intimate kasi yan dito sa picture, yung parang intimate, you know? That's why nasabi ko, yung maging intimate kayo. Oh. And you choose. Yan ang pinili mo. Yan ang decision mo na ngayon. Energy ng person mo. Stable. Hindi siya stable right now. Ano pa energy ng person mo? Empress. Yun nga lang, hindi siya stable right now. Or meron siya nile-let go or pinapakawalan sa buhay niya. Pwedeng ano to? Yung na-let go niya sa buhay niya. Ano yung na-let go niya sa buhay niya? Meron siyang yung masa, yung pag-aantay, yung ganyan. Ano pa? Devil. Yun ang tinanggal niya sa buhay niya. Obsession or addiction or devil energy, no? Um,
maybe yung person mo may insecurities though with the King of Wands, or may pagka hindi siya ganun kabilib sa sarili niya, pero napaka-attractive ng person mo, and brave with the color red here, no? And a marriage material, and also parang so comfortable, and so relaxing to look. Fair looking, mga ganyan. More information sa person mo yon. Wait lang. More information sa person mo. Hi, successful, driven, daring, ambitious. Ibig sabihin may ambition siya. Hindi porket sinabi ng ambitious ay masama yung pagiging ambitious niya. Merong ambitious na nasa lugar, no? Yung nangangarap, walang masama doon. Iba naman ambitious na manguha ng pinaghirapan ng iba. That's wrong, no? Yung ganong ambition. Depende kasi sa ambition niya. Merong ambition na nasa, kumbaga, tama, no? Meron din ambition na masama. Yung mga ganyan. So, itong person mo, ambitious in a good way, no? Meron nire-release na baggage yung person mo. Baggage. Yung pag-aantay talaga. Sa matagal niya nang inaantay. Ikaw ba yung inaantay niya? Ikaw yun eh, na makipag-usap ka sa kanya. So, ayaw niya lang mag-antay. Pero ano ang expectations sa inyong dalawa? Meron kaya? Wala. Wala. Hindi na siya nag-expect na kung ano pa yung person mo. Pero gusto niya sanang magkabalikan kayong dalawa. Oo. Kasi still, oh, gusto niya parang magkabalikan kayong dalawa. Ex mo ka siya. At ang mapangasawa ka niya. Pero ayaw niya lang siguro pahirapan yung sarili niya. That's why ayaw niya mag-antay. Ayaw niya mag-expect ng kahit na ano sa'yo. So, ganon. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, and Leo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, lahat ng signs, Cancers, okay? Ano yung feelings ng person sa iyo ngayon? Feelings niya towards you. Upright ba to? In reverse. That's the feelings of your person towards you. Hindi naman siya, ano eh, natatakot, no? Hindi siya na-intimidate. Hindi siya natatakot sa'yo kung i-approach mo siya. Hindi kanya na ipagtatabuyan. Open yan. Open yan for communication kasi gusto niya din naman na magkatuluyan kayong dalawa. Pero hindi na siya umaasa. Hindi na siya nag-expect na kausapin mo siya or i-approach mo pa siya. So, when it comes sa feelings, hindi siya nag-expect na mag-offer ka or ang mag-take ka ng action sa kanya, no? May pagka nairita, no? May pagka nairita kasi siguro matagal din yung antay niya sa'yo, yung ganun. So, ano pa yung na magparamdam ka kahit paramdaman lang, no? At yung kausapin mo siya, so possible na ano ba yung dahilan kung bakit hindi mo kinausap yung person mo? Clouded yung judgment mo. That's the reason why. Maring, dahil din sa mga nangyari sa inyo, kaya yun ang nagka-cloud sa isipan mo. Yun ang naging blockage, no? Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? So, yan. You're so attractive daw. Good looking. Iniisip niya na you're so, parang it's a comfortable feeling to be with you. Parang ganun ba? Na gusto ko niya mapangasawa. Your marriage material. Ganyan. Ano bang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ikaw, Empress. Ikaw nga iniisip niya ngayon. Iniisip ka niya ngayon. Na you're confident, independent,
or else to show up to you. Pwede din ganun. Pag nag-show up siya sa'yo, stable na siya, comfortable na siya, confident, independent, yung ganyan. Ano pa yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Yung stable na siya financially. Mag-offer ng cup of love. Ang maging kind sa'yo. Ang maging mabait sa'yo. Yung gano'n, no? Ano pa? Ang maging sweet sa'yo. Ano pang iniisip ng person mo sa'yo ngayon na dapat niyang gawin? See ya. Okay, isa lang. I think, Hierophant. Sige na nga. High Priestess. Na meron kayong pwede nagpa-taro reading to na iniisip niya na ikaw yung mapapangasawa niya, ikaw yung nakadestine na mapapangasawa niya based sa reading niya, based sa pahula niya, no? Pahula niya, kung napahula mo niya sa iba. So, ayan. Gusto niyo mangyari yon, no? Yung kung ano yung hula. No? Maring nanood ng tarot reading or nagpa-personal reading yung person mo. Na maging connected ulit kayo spiritually. So, ganyan. No? Parang ito yung husband and wife, no? Parang gano'n, no? Hierophant and High Priestess, no? Parang husband and wife din, parang gano'n. Gusto ka mapangasawa ng person mo, in short, right? Yes, yun ang matinding desire ng person mo, mapangasawa ka. May blockage lang yung communication. Hindi kayo siguro nagkakaintindihan. Yun siguro ang blockage, communication. Ano bang naging blockage sa connection ninyo? Yung naging hopeless. Wala na pag-asa. Dahil sa pakipag-communicate nyo yan. Kung binigyan nyo ng pag-asa yung isa't isa, hope na magkatuluyan kayo, then possible na pareho kayong dalawang maging hopeful sa connection ninyo. No? Yung kawalan ng pag-asa or kawalan ng inspiration. So, kulang kayo sa effort or pagparamdam sa isa't isa na magkakatuluyan kayo, yung ganyan. So, ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo ngayon? Gusto kanya makasama to the extreme or hindi naman to the extreme. Parang intense eh. Intense yung desire niya, no? Na makasama ka with the two wolves here na maging partner kayo. Yung emotional talaga siya, intense yung emotion niya kasi with this card kasi yung ganun, intense yung emotion ng person mo to be with you, na nandun yung matinding desire niya to be with you, ang maging partner ka niya. So ano pa, na mag-succeed. Yeah, talagang nangulila to sa'yo yung person mo yun. So ano pa ang dahil sa hindi kayo magkasama ngayon, nangulila na yun sa'yo. Nangulila sa'yo yung person mo? Nangulila sa'yo yung person mo? Yes. At, yes, nangulila sa'yo yung person mo na natakot siya na ano? Natakot siya na hindi kayo magkatuluyan. Na kung kaya, hindi na siya nag-expect pa. Kasi nagdadala na ng fear sa kanya. Oo. Tama. Na hindi mo siya pipiliin kung may option ka. Or kung sakali, kung may mga bago ka ng option o kung meron ka ng new person, baka hindi mo siya piliin, kaya natatakot siya. Yun yung kinakatakutan niya. Kaya ayaw niya na mag-expect pa. Yung ganun. Pero hindi naman siya guarded eh. Hindi naman siya defensive. Kung approach mo yan, kakausapin ka niyan. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag ninyo ang kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading na ito.